This is it, bro. Kumusta, model? Yun. Manila. Oh, happy April Namiss kita, Fools. bro. Okay Namiss ka ng naman. nanay ko, ah. Parating, kailan na kayo ni Mark Gamboa ulit? Sabi ko, wala na, celebrity na yan. Mahirap na kasama yan. Trending ako this week, oh, grabe Ayan. yung oh. Viral, Viral ako this week, grabe, millions and viral. millions views, grabe. Oh. Bro, paki-update. So, saan nagsimula yan? Pasensya, kasi busy din ako sa mga chika minute ko. Liza, Jano, OG enabler na daw ako. Out of So this Filipino week, ako. bago tayo pumunta kay Mama Odge, muna Sige. tayo kay Papa Rendon. Okay? Yun! Kuya Kasha, Coco Martin in the house. Let's Coco go. Martin Rendon Labrador Feud. Yun! So anong Okay, drama? so Anong chika? para sa mga hindi updated, katulad nitong si Richard, Oh, it pasensya started na. nung nag video rant itong si Rendon Labrador, si motivational speaker, na sinabi niya, Coco Martin, umalis ka na ng Quiapo. Anak ka ng Tokwa. Nag-iisip ka ba? Ganon sinabi niya. Kasi Wow. daw, yung daw taping ng batang Quiapo nakakagulo daw sa mga vendors ng Quiapo. Nalulugi daw. What do you mean? Yun Ah, yung sinasabi. disruptive siya. Disruptive. Yun Ah, yung okay. sinasabi ni Rendon. So, nung nilabas niya yun, sobrang trending kaagad. And the thing is, si Coco, yung kanyang show, ang dami siyang hinire ng mga influencers, mga rappers, Right. mga lahat yon, nagsalita lahat. So, binash ka agad itong si Rendon. So, yun yung unang part. Sumunod, kaya pala nag-iingay itong si Rendon, ay meron siyang bubuksan na sports bar. Yon! Ngayon, yun. So, Agenda! yun pala, may agenda. Yun pala Agenda yung reason. mo He is opening a sports bar sa Quezon City. Tapos naghahanap siya ng investors para sa second bar sa Pampanga. Wow, big time. So yun yung lumabas na issue. Tapos So, wait, I forget. So like he's trying to generate publicity. He's thinking, yes. okay. Yun. So ito na magli-link yung bar tsaka yung kay Coco. So nung last Saturday last week Sige lang bro, off nung ko lang last week. yung itlog na pinapainit ko, nagbo-boil na. Sige. Sige lang, go lang. Oh, Nakikinig sige. ako ha. Nung Saturday last week, nung siya ay magbubukas dapat yung kanyang bar grand launching, ay he invited people to watch, pero sinasabi niya zero ticket sales daw. Patay. Kasi yung grand launching niya, merong mga guests sila Paulo Santos, Correct, si correct, Sud, correct. yung Liling na band. Pero ang ticket kasi napakamahal. Like 1,000 2,000. yan? 2,000? No, Ay, hindi 2,000. natin ma-afford yan, pare. Ang mahal Mag-studio na nga. lang Tapos, tayo, mag-studio taping na lang tayo, wag yung budget. yun. Tapos ang reason na sinasabi niya, ano ba yan, malapit na yung lunch ko, wala pa rin bumibili ng ticket, pinipersonal ako ng mga Coco Martin fans. Yun yung reason niya. So, tapos, yun na, yung araw na nung grand launch niya. That's where I come in the picture. Yon! So, that's, Mark yun. Siyempre, Gamboa! Enter! nakikisaw-saw Siyempre, tayo. Kasi, vlogger! Vlogger! vlogger Modus eh. operandi Oo eh. yan eh. Oh. Kasi before that, I was making vlogs about it na. And maganda naman yung views, maayos naman, kasi interesado talaga yung tao. Pero, I decided na pumunta mismo sa bar, pay yung 2,000 na pesos na entrance to know kung ano talaga yung mangyayari. Wow, may pera. O, Yayamanin yun. mo. Hindi, Yayaman. I was, ano nga, I was scared nga kasi baka iniisip ko, baka hindi ko mabawi sa views. I wasn't sure eh. Yeah, Pero pumunta pa rin ako. Pumunta pa rin ako. Tapos doon ko nalaman yung katotohanan doon sa bar. wow. Anong Oh. Ang expose? expose, Anong investigative journalism. expose natin, bro? Yun. Oh, eh, kasi after nung grand launch, sinabi ni Rendon na Oh. zero ticket sales daw. Correct. Sabi ko, paano nangyaring zero ticket sales? Eh, bumili ako. So Ayon. at least 2,000 Itog. ticket sales, 'di ba? Kasi bumili ako. So yun, tapos pagdating ko pa It. lang sa bar, sabi sa akin, may video ako eh. Sabi sa akin nung receptionist, sir, puno na po yung mga tables. Naka-reserve na lahat. May uupuan na lang ako na portion sa may part sa may bar. So,
nagulat ako, ah, puno na pala. So, the whole time, he was promoting it na walang pupunta, walang manonood, pero naka-reserve na for the friends and family of the investors. All right. Ayun. Kasi he got mga at least 8 different investors na magbibigay ng money, a few million siguro, di ka para kasama ipatayo dyan, yung bar. Yamanin ka eh. Di ka kasama dyan sa investors. Ay, Mamaya, hindi, hindi. pag nalaman ko, Mark, ha, meron kang ano dyan, agenda Ako rin dyan. share pala ako to, kaya pinopromote ko. No? Hindi, pero hindi. It looks like a bad investment. Kasi ang problema, nung that night mismo, the concert was good. The food was Right. good. Kaso, the air condition, hindi maayos. Ang init init. Pa naman ngayon, tag-init ngayon. Oo. He didn't point that out also. So ako baka yung sabotage nag-review yan, bro. Baka sabotage. Baka isipin niya spy ako, di ba? Yeah. Spy ako from Coco Martin. So yun yung after the event. So the whole event, I was showing empty chairs, empty tables, ganyan-ganyan. Pero dumating naman nung gabi yung mga friends and family nung mga investor. Right, right. So after, so that night, sinabi ko yung katotohanan na he was promoting it na zero ano, pero sa totoo lang meron ng mga si guests Mark talaga Gamboa. And si Mark Gamboa and kaya mainit manin. Sira yung aircon. So it's mainit. humaba pa ng humaba hanggang meron siyang kinuna na ano, meron siyang kinuna na vendor sa Quiapo na nagrereklamo daw. So sabi niya, I'm fighting for these people. Ang ginawa ko, pinuntahan ko mismo yung vendor na yon. Tapos Wow. in-interview ko Oh. sa may palangka sa Quiapo. And yun naman pala, ang ayaw lang niya yung magulong tao during the taping. So pero gusto nung vendor, gay yung vendor. Gusto niya na si Coco Martin, gusto niya yung patang Quiapo doon kasi napopromote daw yung Quiapo. So ganun yung Ganun balika naman eh. namin Di ng pa lang sinasabi kasi baka mas masarap yung palibre mo sa kanya. Saan ka pizza? Bumili ako dun sa vendor eh. Bumili ako ng mangga niya. Exactly. Nagtitinda siya ng baka, mangga eh. Isa lang binili mo isa ko. Dalawa package deal. Ako, dalawang bag yung binili ko. Kaya mas kampi sa akin. So ngayon, basta ano nga, reaction ng tao after expose mo? Na hindi eh, lalo silang nagalit kay kasi the people love hating on Renton. Yeah, kasi you love to alam hate naman it. Ng tao na this is a marketing strategy, pero baka sabla yung marketing strategy yeah. Eh. Kasi There nagagalit are sa kanya. Ito pa, last na lang. Kasi hey, Thursday, go lang. merong mini na press con kay Mayora Hani. So I was able to include ba mga questions about Batang Quiapo. Wow. So that also went viral eh. So tinanong ko, na some people nagrereklamo, baka daw nakaka-istorbo. So in-explain naman ni Mayora, hindi, kinakausap namin yung crew, kinakausap right. namin yung mga tao doon. Coordinate. Makakatulong din yan for the city kasi napopromote. So right. It went as far as that. Naisama ko pa doon sa buong yung mayor ng Maynila. So yan, really viral this week. Kasi yan, galing ako doon, galing ako, yes. No, there is, I just want to rewind a little bit. Can we talk about the whole Batang Quiapo, the whole Coco Martin? Like, sure, sure. This whole thing. Kasi, sorry, medyo kulang ako sa showbiz. Mama OG ang kausap. No, I mean, the thing kasi is, sa kaka-Trump and all, biglang nakalimutan ko yung Philippine cinema and showbiz. So, what was it? I thought kasi spin-off siya ng Unprovinciana kasi no, FTV no. Din niya. So, hindi pala. It's a totally different. Can you tell after the Provinciano ended, tapos na. That okay. Chapter is closed na. So this one is a different... Diba? Ang Provinciano, classics yun, di ba? 7 years, di ba? Yun ang testament to its success. Yeah. Tumagal siya ng 7 years on top. Right. So itong Batang Quiapo, completely different concept, completely different character, different film ni FPJ. Pero kasi most of the scenes, shot talaga in Quiapo. Right. Kaya in terms of cinematic, ang ganda. Ang ganda right. Kasi sumama sila and doon Coco sa... And Coco Martin is overseeing the whole thing, no? He is the director now. Oh, wow. Doon sa series. So far, yung tao has been very good. Yung kanilang rating dito sa Batang Quiapo. And they and like ito, the character. Yeah, bro, ito yung kay TV5 na to, no? Hindi na to ABS-CBN, no? ABS-CBN production, but it's being shown
in TV5. Ah, okay. So hindi, even if hindi natuloy yung merger, meron pa rin silang parang ano yung block time, whatever, yung Yes. parang, okay. Yes. So ang point dito, 'di ba yun sabi ni Direk Loren Jogi na ABS-CBN is no longer a network, they are a content creator na. Yeah, parang So studio na sila, no? Parang studio yes, hindi production. na, Yeah, I see yes. what So you're saying. TV5 yung network. Oh, I so see. yun ang ano na, ganun na yung setup nila sa ito Interesting. showing sa cable, sa TV5. And alam mo kung sino ang breakout star ngayon sa Batang Quiapo? Para si Baby Renz. Renz. Whoa. He's a dwarf eh. I'll show you ah. I'll show you lang din ah. I think there's a politically correct term. It's like high challenge or something like that. Sorry, yun. No, Oo. I'm just I don't suddenly I also forgot Baka that mabash that's nga the tao, correct term. pero ito siya. Yeah. Ayun, ano. Ano Ang tong ganito, movie? guy. Ay, sorry. Ano tong movie ni ano tong Love Oh. You with an Accent? Kay Coco Martin That's din for yan. MF. Oh, yes, Oh, that's for nagpa-trend Metro dito Manila eh sa Film Fest. Netflix. Metro Manila Film Fest 'yan. So sinuwing 'yan noong Ah. December. Grabe, yung friend si That's with Coco Jody Martin talaga. Santamaria. Winning And he has another movie coming up sa summer MMFF with Brillante Mendoza. So Wow. he's So really balikan busy ulit talaga. nag-ano sila, nag team up ulit sila kasi doon nagsimula talaga si Noong Coco Martin. nagsimula, oh, so Content. really busy talaga Right. sa mga lahat kasali itong si Coco. And he is well loved and lahat naman kasi maraming na ang maganda kay Coco, ang daming natutulungan from old actors na nawala ng trabaho, mga old stuntman, old and at the same time he's introducing bagong influencers, bagong rappers. Ang Right. daming Kaya na nabibigyan ng talaga siya. trabaho kaya Malapit na siya maging Tito of Manila. Parang ganun, di ba? oh, de, ang inaano nila is the next FPJ. Right, So right. yun ganun Talaga. yung kanilang tingin dito kay Direk Coco. Bro, So speaking of Direk Coco, na-interview mo ba siya? Have you met him or something like that? Anong no, ano? no. Hindi ko pa siya nami-meet. Hopefully one day. Eh Yeah. ngayon nagiging ano na ako eh, ang tawag sa akin Batang Quiapo vlogger. May bago ka So, na naman ano ha, o modus oh, may bago operandi. na naman. Bro, di ba nung Oh. una medyo controversial siya yung parang yung issue with the stereotypical portrayal of mga kapatid natin Muslim, di ba? Yung pagkaganon ng yung batang Quiapo. Kasi Oo, tama. Good I thing got you to know brought about that it up. na. Yeah. Because, oh, kasi yun nga, nagreklamo si Senator Robin about that. Kasi yung kalaban nila Coco were Muslims dun sa teleserye. Yeah. And I agree with So, Robin on this, ha, na parang we have to be careful about you know, reinforcing stereotypes. Hindi ko naman oh, sinabi reinforcing ni Coco yan. stereotypes. But yun Oh. lang, medyo ingat lang tayo ng konti sana. Oo. Yun eh. So, ayun, yun naman. So, nagkausap sila and inaayos naman nila Coco. Yun naman ang maganda, nakikinig sila. Right. And ganun din naman yung sinabi ng mayor ng Manila na yung stereotypes, eh, mag-ingat din. So, from Yeah. old stereotypes ng Quiapo, magta-transform daw sa mas maayos and sa Yeah, mas sana, di bago na. ba? Oo, kasi powerful yung work ni Coco Martin, eh, malaki yung following niya. So medyo dapat ingat sana siya na sana gamitin yung platforms niya for improving furthering relations among ating mga kapatid, no? Going back to this, can I also a little bit, what's the latest sa Manila? So how is it under Mayora? Because nakita ko si Mayora, nasa Tatler na siya, Vogue magazine, medyo glamour vibes na si Madam, ha? Pero may billboard na rin siya or something may nakita ko sa EDSA. Shall ba yan? You get what I'm saying? Like, what's going on there? Tuloy-tuloy pa rin naman, mostly naman yung mga project started by Isko. Kasi yung malalaking condominium buildings, malalaking schools, ngayon pa lang patapos eh. So siya yung Ah, tatapos mga ngayon. projects ni Isko yan. Tapos mga projects to. Tapos Okay. yung mga pension projects, yung mga monthly pensions for senior citizen, PWD and single Right. parents, tuloy-tuloy pa rin. So, tapos siyempre si Mayorahan is a doctor, so mostly health yung kanyang Exactly. mga proyekto. So, hindi lang siya ganun ka-high profile kumpara doon sa previous mayor. Pero, so Masyado far, okay lang naman. high profile si Isko, but I don't think Manila Yun. is lacking in pro. I mean, I think she's getting more and more recognition as one of the top female leaders in the country and in the region. Oh, a little bit more question. Kamusta yung condominium, yung mga big projects, yung hospital sa Manila? Are you doing updates on that? Kasi big projects Yeah. in Isko, it got a lot of traction. I suppose people would want to know, like, what's up with that? Totoo ba itong mga to? Talagang maayos pa yung pagkagawa? How is it going after 1 year, etc.? Yeah.
yung condominium kasi they're very strict eh. So ang natapos condominium tsaka binondominium. So they're very strict and to make sure na hindi nababago yung condominium, tapos maayos yung lahat from elevators to the facilities. And yun lang, may nagrereklamo minsan, masyadong stricto. Pero kasi that's the price you pay to make sure na maayos eh. And so far, maganda naman yung takbo nung ano kasi ikukumpara dun sa tinirahan nila before, ang laking improvement dun sa ngayon. Sa iba kasi yung sistema sa Manila eh, you don't actually own yung condo eh. Yeah, lease pero siya. parang parang you put in a deposit every Right. month. Tapos Ah, after okay. umaalis ka na, Parang rent to own? umaalis ka, hindi eh. Hindi You rin, put in no? a deposit, 2,000 a month, kunyari after 10 or 20 years, aalis ka na, you get the deposit in Back. full. Ah, Back. okay, I see. Interesting, ha? That's an interesting model, ha? Actually, we should Minus the, follow up on that. yeah. Yeah, let's do something. Let's do follow up on this project para hindi sabihin ng tao may pakilang tayo kasi election time, ISCO, all of that. No, in fairness, there are some projects that we have to pay attention to beyond politics, no? Si Isko, ano bang update sa kanya? Ano, kamusta ang show niya? Puro showbiz din. Diba? Yung Discovery Nights. Yeah. So, nag-guest siya ng mga iba't ibang mga celebrities. And, diba, nag-start yan kay Coco Martin, kay Vice Ganda, Karen Right. Davila, Corina Sanchez. Yeah, so, big time na rin. showbiz. And I think ano, kasi nung isang araw, nakita ko siya sa Net 25 na Right. event. So, merong Eagle. chismis. Yeah. Merong chismis na baka nandun sila lahat. Sila Tito Vic and Joey. Yeah, nakita ko yung billboard nila sa Katipunan eh. Oo, yung mga Quezon brothers, anak ni Yeah. Dolphy. And who knows, So, alis baka sila si lahat? Yone na Umalis sila pinag- lahat sa GMA? No, they just got shows there. Ah, kasi okay. hindi naman sila Itbulaga GMA sa talents GMA? eh. Iba yung Itbulaga sa GMA, no? Parang Itbulaga kasi is a block timer. Block timer lang siya, yeah. So yun din, yung issue din sa Itbulaga, I covered that din. So malalaman pa lang yan, middle of April, kung Right. yung reformat matutuloy, kung Right. matatagal pa sila, or dilipat na sila sa Net 25 tuloy-tuloyan. Yeah, alam Ayun. ko mga ownership issue now, but I'd rather not talk about it. Medyo ano Yeah. Niya. Anyway, just to wrap up this episode, let's talk about Philippine movie cinemas. Ikaw, anong palagay mo? Kasi the other week, I kind of got into trouble. Marami nagalit sa akin when... Bakit nagalit sa'yo? No, kasi sabi ko, even if I don't agree with Liza's approach to airing out her grievances, I think my point siguro siya na minsan medyo formulaic masyado some of our mainstream production and all. So sana naman, you know, we learn a little bit from Korea. I'm not actually a fan of Korea and all of that. You know, I did Taekwondo and all of that. Whole life ko na sa... But, so marami nagalit sa akin. Million views, etc. on Twitter. So Twitter, medyo wild yun the other week. Kaya nga, yun yung context na na-interview ko si Mama OG. Just to be fair, na parang hindi lalabas na I'm pro-Liza, diba? Teka. They called you a Mama OG enabler? No, joke lang yan. Kasi nung in-interview joke ko naman lang si yun. Mama OG, ang accusation naman sa akin, unfair naman ako kay Liza or something like that. Liza. Eh, hindi naman ako feeling na gusto ko interview lahat ng mga artist. Hindi naman ako ganun. Si Mama OG, kasi kilala ko yan, you know, in a broader context of things. And ang sarap kausap si Mama OG, di ba? Matino kausap, mabait, matalino, witty, yung back to forth na back and forth namin ganun. So so yun yung context, and then si Jano Gibbs na kausap ko. Yeah, kasi ako naman, yeah, please go ahead, bro. Yeah, you're saying. I have a take on Mama OG eh. Kasi even though minsan nababash ko siya sa vlog ko, kasi sa issue na yan, I was with Liza eh. Tampay ako kay Liza kasi parang yung response doon sa sinabi niya was too much. Diba? Yeah, pero yung unfair the thing is, yung bash sa kanya. Oo eh. Miscommunication lang yan eh. Pero I always say, si Mama OG, iba na yung level eh. Yung level niya ngayon sa ABS-CBN is like Boy Abunda eh. Parang yeah, gano'n. Yeah. Siya na yung pumalit kay Boy Abunda sa channel ko. And so, online, sa politics, si Mama OG. Online. Yeah, pagdating sa politics, OG is the biggest na campaign influencer na active right. sa social media. So, by far. Yeah, by iba, far. Iba yung ano, yeah, iba yung level talaga ni right. Mamba OG. So, pero yung awayan nila ni Liza, nakita ko din na nasasaktan si Mama OG. Kasi I can feel naman na kahit nagkakasagutan sila, yung love nandun eh. Kasi oh, anak na 10 yan years eh. Sila nagsama. Yeah, anak na yan eh. Yeah. So, alam ko naman na ano, alam ko naman na siguro nagka-miscommunication lang. Pero, maayos din yan. Ang ganun kasi talaga dapat kasi from the pag start na lang. Kasi sa vlog,
people will just pick whatever they want to Totoo. see just to make something out Totoo. of it. Siguro medyo, yun talagang problema eh. Nakikita mo rin minsan with me, di ba? I say something on Twitter na we misinterpret, away-away. But Exactly. actually, I didn't mean it in a certain way. I just, so I think yun lang yung concern. Kasi ang mean nila rin kay Liza eh, na kaya pinagalitan pa yung mga anonymous, yung mga alt-GMA, yung mga ganyan-ganyan, yes. yung mga accounts, Pati sa Facebook, yung yung mga mga dilawan pro-ABS-CBN, ano? Sobrang mean. Pro-ABS-CBN pages. Grabe yung tira kay Liza. And maski Sobrang si mean. Mama Odge, he made mga 7 videos on Liza Yeah. na para parang na parang passive aggressive na atake na Na-hurt pero kasi yun siya. nga Na-hurt kasi oh siya. By the time na interview ko siya, he said Mama Oji said all good things about Liza, in fairness. Proudest ano daw niya, talent niya, tsaka ni Vice Ganda. Hindi ko alam ba't Vice Ganda pala sa kanya rin yeah naman. yeah nag So, in tumanda sa fairness, I kanya. was very happy that I did that. Bati pala si Christian Esguerra rin nag-interview sa kanya. Sabi niya, arrive na ako ngayon kasi yung mga nag-interview sa akin, mga political journalists na rin, di ba? So, I love Mama OG for that. That was fantastic. Anyways, are there new Filipino movies you want to suggest beyond yung mga usual political movies na sinabi natin? What is your feeling with about Philippine cinema? Kamusta tayo? Where are we going? Ang laki kasing factor ng streaming eh. Right. Streaming, like, for example, yung sa Viva Max is one example. Pero yun, kailangan may Bolt. Pero other streaming platforms like Netflix who are Right. open to Filipino movies. So, ang daming opportunity. Eh. Now is the best time eh, to produce movies that na pwedeng magustuhan abroad. Diba? That could help promote the Philippines abroad, promote our artists abroad. And that's the point ko din kay Liza. Eh. Why are we stopping her from trying to make it abroad? It's the other way we should support her. The government should support yung mga best talents natin to make it abroad. Kasi they will be our best ambassadors Yeah. to promote the Exactly. Philippines. So yung And mga then yung mga streaming yun ang tie-offs. Yeah, like Korea. You yung can mga tie up with streaming Hollywood. yun ang oh yeah. Yun ang mga future talaga. So we need to focus on that. And ngayon merong summer MMFF. So hopefully mag-click yon. So but I'm not sure. So tingnan natin. But definitely yung streaming, it allows kasi great filmmakers to focus on the movie lang and not so much on the marketing side. Kasi yun yung mahirap eh. First day, last day sa mga sinihan. So pag streaming na, pag maganda yung movie mo, may word of mouth, mabilis kumalat. And we saw that with mga films sa Netflix na hindi napapansin before. So yun ang, it's the best time ngayon to really invest sa magandang content. And hindi lang yung mga formulaic na love team Yun and nga all eh. that. Yeah, the usual. Yeah, so I think, like, I see where Liza was coming from. I also appreciate OG's sentiment, etc. But I'll stick to what I said. Medyo kailangan natin sana to get back to the glory days because we have so much talent, brilliant people out there, many young talents there. So I'm sure we can do far better than what we're doing. Yeah. And hopefully we can take advantage of streaming. Nakita mo, may Vietnamese movie ba? Furies, whatever, nagtitrending ngayon sa Netflix natin. Yung parang Japanese-Korean style na action. So, yung mga, ano natin, kapitbahay natin, nag-level up na rin eh. Thailand, yeah. Vietnam, etc. So, you know, back in the day, Philippines was the Mexico of Asia, no? Yung teleserye, telenovela, all of those things. So, I just hope, no, medyo, yun nga, and I hope yung mga ano natin, kababayan natin dyan, hindi sila magalit, not to misunderstand where I was coming. It was coming from a place of love and pride kasi alam ko we did great and we can do great again. And I always said, Coco Martin is one of the proudest. I mean, I'm proud to be a Filipino when I see talents like Coco Martin, no? From days niya with Mendoza, di ba yung mga indie movies days, and then now where he is. And hopefully, there'll be more of those high-quality indie-style movies also in the future. Also, good luck dun sa Batang Quiapo and other movies these things. Salamat, bro. This was fantastic. I like this episode. Thank you. Thank you very much. So, let's do another episode soon about Politika naman. Tulfo, Robin Hood, the usual suspects. Maraming salamat, bro. Bye-bye.